Francis Marcos po ba ay nakasunod sa ating Panginoong Jesus? Alamin po natin guys, upang yung sa gayon, yung mga nagbabatikos po sa kanya ay matigil na sa social media. Makikita dito nung una ay si Hungry Syrian. Hungry Syrian. So yung kauna-unahan ko nagpo-post ng ganyan sa YouTube channel. Ay yung mga ganyang tao guys, ay ang mabuting halimbawa, kung may ipo-post mo tayo sa social media, mas mabuti yung magandang tularan sa ng ating mga kapwa Pilipino or sa ating lahat ng tao sa mundo. Ano po yung mga ginagawang kabutihan ni Francis Leo Marcos? Pare, na-challenge ka. Nakaka-challenge talaga. Sabi niya, sige, magbibigay din ako ng mga grocery, bigas at timba na ipamimigay ko sa mga bayan na magre-request pa dyan. So maraming maraming salamat. Alam niyo po, napakaraming mayayaman. Pero kung lahat tayo magtutulong-tulong, makakakaos po yung pride. Makakakaon tayo sa... Tama ka po dyan, Sir Francis Leo Marcos. Kung ang lahat ng tao ay magtulong-tulong, lahat ng mga mayayaman dito sa mundo, ay wala po talagang crisis sa atin. At saka yung mga mahihirap guys, hindi magugutom. At nasa Biblia din po yan guys. Kahit noong panahon guys, ng mga ninuno po natin, na nasa Biblia, ganun po ang ginagawan. Nagpinagbili nila ng mga bahay, yung mga mahihirap, at wala pong salat sa kanila. Sana nga po is mangyari din po ito sa ating panahon. Diba? Isa na rin ito, Sir Francis Leo Marcos na gumawa po ng kalooban ng Diyos na tumulong po sa ating kapwa. Sapagkat walang sinumang nasasalat sa kanila, palibhasa ay pinagpili ng lahat ng may mga lupa o may mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. At ang mga ito'y inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa at sinuman walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ano, kung natutupad yan sa ating panahon, is ang saya-saya kung lahat po. Pagpatuloy po natin guys yung ginagawa ni Sir Francis Leo Marcos. Crisis na para niya. At sa support state para niya eh. 140 kabal of price ang pinamigay natin. 700 families. Imaginin mo, just today, nakapagsang ng another 700 families yung FLM fever. Ha? Kaya kayong mga mayayaman dyan. Gaya-gaya pag may time, kailangan natin ng pondo sa langit. This is Leo Marcos. Kailangan natin ng pundo sa langit. Aanin naman natin yung kayamanan dito sa lupa. Ay, lahat ng bagay ay mawawala. Kaya kailangan natin magkaroon tayo ng pundo sa langit. Saka masayang-masaya ang tumulong sa kapwa. Lalo na yung nakikita mo, kasi mapifeel mo kung ikaw yung sa kalagayan ng isang tao na mahihirap na nagugutom. Ilagay mo yung sitwasyon mo doon na ikaw yun. Talagang mapifeel mo yung awa na ang kapwa mo ay dahil doon sa ibinigay mo ay nakaramdam siya ng kaginhawaan sa kanyang tiyan. Na nakakabawas ng kanyang gutom. And guys, nasusulat Lucas chapter 18. Talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya. Huwag kang pumatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. At nang marinig ito ni Jesus at sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw ng lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. In this simple way, we could help our mamamayan and we could help our government. We avoid the any coming of possible dark ages. Alam mo, yung pagtulong sa kapwa ay lubos kaming nasisiyahan. Katulad ni Alvin, nagkakaroon ng kapayapaan yung puso natin, nababawasan yung pag-aalala ng ating mamamayan na posibleng magkaroon ng looting. Sa ganitong paraan, nakatulong tayo sa ating inambayan, nakatulong tayo sa republika, nakatulong tayo sa ating gobyerno. Ha? Panoorin niyo po yung video para malaman niyo na kung saan-saan nakakarating ang ating mga tulong. Maraming salamat po.
140 sacks of rice ang pinabigay natin sa Port Street at dito sa May Pasig sa dulo. Kailangan na nakatulong tayo sa lipunan. Kung panoorin ang live ni Mayor Isko Moreno. Mayor Isko, nararamdaman ko yung pagiging mabuting pinuno mo, Mayor Isko. Mayor, marami na rin po akong commitment sa buong Pilipinas po at dahan-dahan ko pong pinapasilitate yung mga bigas na akin pong ibinabahagi sa mga taong bayan. Pero narinig ko po kayo kanina, Mayor Isko, yung inyo pong tangis, yung inyong hinagpis bilang isang bilang executive ng inyong ng lusod ng Maynila, na talaga pong gustong-gusto nyo pong tulungan ng Maynila, Mayor Isko. Talaga pong parang ang Maynila po ay kayo. Parang kapag yung sugat ng kapraso ng Maynila ay sugat ding nararamdaman sa puso nyo. Mayor, yayabangan kita ngayon, Mayor Isko. Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko, kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Nararamdaman kita. Alam mo, nararamdaman kita, Mayor. Alam ko, mahal na mahal mo yung mga kababayan mo. Ganun din naman ako. Pero ako kasi, ako, nararamdaman ko eh. Kasi ako, tumutulong na ako. Binabatikos pa ho ako eh. Pero, Mayor, tanda mo, inspiration kita. Pero ikaw, nararamdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. Nararamdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pupuntahan kita. Doon lamang sa abot ng makakaya ko. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Probinsyano ako eh. Bibigyan kita isang truck na bigas. Bahala ka na sa mga kababayan mo. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Dahil sa YouTube, iwa-watch lang natin yung video na niya. Kung gusto mong tumulong sa iyong kapwa, umawa ka lang ng YouTube channel. Yung pagmadaming viewers na tumutulong po, watch, hindi ka na magbibigay ng literal na pera sa ating kapwa, kundi mag-watch lang tayo ng video, makatulong na tayo sa ating kapwa. And guys, please like and comment below and share if you like. And don't forget to subscribe. Bye-bye.